Ang gaming at team master naman ang ating matutong ayan na mag-backbackan. Kanina, upset ang nangyari as IG took down LGD with a 2-1 scoreline. Ngayon, LV, tingin mo ba upset ulit? Or team master can take this one away from Xtreme Gaming? Possible naman na mananalo din yung Xtreme kasi parehas sila nakapasok na eh. Whether or not mananalo sila dito or hindi, sure na magme-major na sila. Ang battle for DPC points na lang to, kung sino yung magsi-second, yep. Sino yung mag-third. So, possible na Xtreme Gaming mananalo up against Aster. We all know Aster is one of the strongest teams dito sa China, but Xtreme proving na malakas din naman sila eh. Nakapasok sila ng last major this time. Well, nakikita naman natin yung performance nila na goods lang din naman. So, hindi malabo na matatalo nila yung Aster. Alright, so guys, sabi ni LV, sorry, may possibilities. Yeah, possibilities pa din. So sa mga gustong mag-YOLO dyan, simulan nyo na pong mag-bet. Habol na kayo sa 747. PM lang sa KuyaNic page if you have any questions. So, with the draft out already, Mirana and Tiny, sa side ng Xtreme Gaming, tingin mo ba yung dalawang yan, LV, okay kontra sa Doom? I think okay lang itong Mirana and Tiny. Pero if ever man na dalawang support na to, parang alam na ng Aster dito kung ano yung gagawin netong Xtreme eh. But getting that Leshrac, I think is good. Sabay sila sa two supports nila na pwedeng pumalag agad. Yung Doom kasi is a good hero, pero ang downside sa Doom, pag wala siyang ultimate, pa-farm na naman ulit. So, picking by picking that Leshrac, di ba, yung walang inaantay na matagal na cooldown. Bale, after getting a tower, pwedeng mag-smoke sila, patay na naman sila sa ibang lane, at hanap na naman sila ng, kumbaga yung early game momentum, nakikita ko parang nasa Xtreme Gaming. Okay. Akala ko nga kukuha ng Ember yung Xtreme Gaming eh. Kasi Ember, Mirana, Tiny, sobrang ganda talaga ng lineup na yon. And for Team Aster, siguro kaya din sila kumuha ng Doom. Preemptive countermeasure na lang din sa Ember kung sakaling yan ang kukunin since Doom is really good up against Ember. For Team Aster, pwede sila kuha ng support dito. Rubik is available. Okay si Rubik siguro or Tuskar. Yung mga ganong klase ng heroes. Pwede naman mag-Tusk, I think. Clockwork. Much better. Kung i-offlane nila yung Doom, malakas yung Doom Tusk sa isang lane. And also, Tusk din is one of the supports na parang Tiny. Similar siya in a way na... Initiator. Initiator siya. He's a tanky hero. And maganda din yung skills niya mapaganking or mapalaning. Okay. Pak naman, ang ganuha ng Team Master dito ngayon together with Clockwork. Ay, sabi ko nga kanina, Clockwork okay. Could be good. And... given na Leshrac yung hero dito nitong Xtreme Gaming, siguro gusto lang ng Team Master i-prevent yung mobility ni Leshrac. Okay kasi yung movement speed niya, yes, hindi siya ganun kalikot, hindi siya ganun kanimble, but with Puck, hindi siya ganun kadaling mahuhuli. Kung baga, madadodge niya yung mga skills neto ni Leshrac. And, kung baga, pareha sila ng Leshrac eh, na effective sila. Pag level 6 na, pwede silang makagank. But, yun na nga yung pick ng Xtreme Gaming. Ito yung hero na hindi mabilis mamatay. So, Wraith King, we all know, meron siyang reincarnation. Dalawa yung buhay niya. So, if ever man na ito yung idudoom na itong Team Aster, edi... pagkabuhay ulit, edi Gina ulit, wala nang Doom, nagamit na eh. Tama. Pwede na nga gawin agad yon. But for Team Aster, they need to be smart with their bans. Kasi last pick yung Xtreme Gaming eh. Pwede pa nalang i-offlane yung Leshrac, tapos kuha sila ng mid na mas maganda kumpara kay Pac. Or kumpara kay Leshrac against Pac. Yan. Yes, possible din naman yun. Siguro nakikita ko, kailangan pa nila ng additional hero na makapag-push. Kasi yung pag-takedown ng objectives dito, mas mabilis yung Xtreme. They have the Leshrac, they have the Wraith King, na ang bilis din bumasag yung mga skeletons niyan. Meron lang sa Aster, Enchantress, mga units. Not enough kasi, Doom pa kasi yung dalawang cores nila dito. So, at least sa carry na... Draw Ranger siguro. Draw. Open. Pwede. Pwede naman draw Ranger. Maybe Luna. I think Luna is good also. So,
Ayan, good ban yan from Xtreme, Terror Blade. Isa din to sa mga heroes na mabilis din mag-takedown ng tower, syempre, and clashing din as well. Lalo na may frontliner kasi yung Team Aster, Clockwork mag-initiate, merong Doom. So, pag makakapag-free hit si Terror Blade dito, mahirap yun for Xtreme. I like Kanban. That's actually nice kasi for Xtreme Gaming, mga Hiten, panalim push nila. And pwede pa nga nilang mayari yung mga supports with just those wolves. And sobrang nakikita ko yung value ng Laikan all across the regions. Di ba? Pang ano kasi yung pang keso din in a way. Totoo naman. Pero, well, we'll see. Curious lang ako kung ano magiging pick ng Aster dito. Ano kaya ang magandang hero? Oops. Masyado kong nababatala yung chair. Ano ba? Carry, yun nga. Draw, Luna. For yung Xtreme naman. MP is open. Gulat ako, open yung NP. Ang gandulo. Diba? Sino ba maganda? Lana NP, draw, Luna. Sabi nga dito ni LV. Sino pang available? Kasi yung sa Xtreme, magpipick lang niya. Oh, SF. Pwede. Hindi ko naisip yung SF dito. Maganda yung SF sa Aster eh. Merong physical damage, merong magical damage. And ang downside lang dito sa SF, pag ginang siya ng Leshrac early, wala siyang anything defensive. Like, kailangan na lang niya tumakbo talaga. Yung Draw Ranger, pwede pa kasi may silence. Magagas niya pa yung Leshrac. Pero, solid nga si Direk. may patricks pa dito pa sa gilid. Pero eto, SF, ano bang magandang lane dito? Siguro kukuha sila ng aggressive na offlane. Kasi yung SF, Ursa. Kailangan ng level. So, ito. Good. Ganda. Ganda na last pick ng Xtreme Gaming. Tingin ko mag-extreme ako dito. I think magdo-dominate yung Darkseer Tiny dito sa offlane. And ang maganda kasi dito sa Xtreme, mas gusto ko yung four heroes nila. And then, you know, make space for the Morphling. Kakawawain nila si SF hanggat low level pa lang. Well, makes sense since yun naman talaga yung magiging role ni Tiny and Darkseer. Kaya din sila nag-last pick ng isang Darkseer, isa siya sa pang-control sa SF. BKB is badly needed for Team Master. And tingin ko naman, makakabuo naman yung mga heroes agad-agad ng ganon, given na mabilis mag-farm yung mga yan. But for Xtreme Gaming, same goes for them. Okay yung push nila, okay yung team fight. So overall, Xtreme Gaming's draft, well-rounded eh. So baka mag-Xtreme Gaming din ako dito for this game number one. But we're not, underestimating Team Master's draft as well. Okay yung kanilang lineup, Enchantress, Doom. Pwede nilang pakinabangan yung strength nila sa lane and baka yun pa nga yung maging bosset for Xtreme Gaming. Laning kasi yung pinaka magmamatter this time around eh. Mm-mm. Yun talaga yun eh. Lalo na sa mid lane. Siguro may Aster, mananalo pa rin naman sila dito. Hindi naman natin, nakikita naman natin yung skills nila, lalo na yung AOE skills nila. They have, you know, the Requiem with that coil. Yun palang na combo. Pag naka-coil ng tatlo yan, tas mafi-fear na itong Requiem, mapuputol yung coil, dun na yun eh. Parang dun palang mananalo na sa clash yung Aster. Pero it all depends kung paano nila ma-execute. Maganda yung draft ng Xtreme, pero if lamang naman yung Aster sa pag-execute na itong draft nila, of course, sila yung mananalo sa game na to. Yes, sir. So, ngayon, mga tropa, smoked up for Xtreme Gaming, early ward placement, but ito talaga yung nakikita kong standard. Magda-drop ng ward dun sa may cliff, yung radiant side. Siguro para din meron silang vision if ever lalapit na yung support. Dito. Since ang heroes dito ng Aster, okay pang tulungan sa lane eh, pang tulungan sa mid. Diba? Enchantress and Clockwork. Yes, and Leshrac kasi pag low level pa lang siya, kung i-compare natin sa Pac, mas madali talaga siyang gankin. Yung Pac merong illusory or phase shift lang, makakapag-out na. Leshrac, if
wala siyang, for example, nagamit na niya yung split earth niya and as well as his low, parang ambis niyang patayin, lalo na pag si Enchantress kasi yung support ng Aster eh. So magdadala ng unit sa mid lane, yun yung tatangke sa tower damage. Kaya na patayin tong Leshrac. So, yeah. So let's all see what will happen on this game since as we've pointed out, laning phase is very important. And Leshrac, if ever ma-survive niya yung lane niyan, kayang-kaya niyang ma-push talaga yan to the extent na mapaparotate niya yung mga supports. And pag ganun yung nangyayari, medyo mahirap yun for APOC. Hindi siya pwedeng mag-gank. Ang tendency nun, siya yung tutulungan ng supports. Pero okay lang kasi yung side lanes nila eh. Titignan mo yung Doom independent. Yung SF, okay lang din naman sa lane. So, either way is fine para sa both teams. Siguro yung SF lang yung need ng kasama. Kasi malakas yung Darkseer Tiny eh. Pag iniwan siguro yung SF, possible na mamamatay siya. So, siguro kailangan mo muna i-babysit yan. Pero yung Doom, kayang-kaya niya. Clockwork can go to the mid lane, try and kill paparazzi. Doom, pwede lang keep distance na yung Doom. Meron naman siyang Devar. Diba, as a Doom, hindi mo naman talaga goal is to, you know, last hit creeps. Of course, important yan. Pero, kahit levels lang makuha mo, as long as okay yung lane mo sa levels, hindi sa farm, goods na din eh. Goods ka na eh. Pero Clockwork, kita mo yung boss set niya dyan sa lane. Sobrang laking tulong talaga ng Battery Assault. And you're up against two melee. Mm-hmm. Mahihirapan si Tiny and si Darkseer. Pero later on, as these guys gains the level that they need, si Clockwork ang kawawa dyan. Ay, totoo. Siya talaga yung kawawa dyan. Ion Shell, tapos Avalanche, naku po. Pwede pa siyang, pag masyado siyang lumalim dito, pwede siyang matos dito papunta sa tore. So, sa ngayon, yun nga, ginagamit ni Clockwork yung pagiging makunat niya, yung Battery Assault niya, kasi level 1 pa lang. Yung level 1, level 2 pa lang, yung Xtreme Gaming dito. Okay. So, meron tayong post na naranasan, mga kaibigan. Be sure to share the live stream habang nakapost pa nga. What's up sa ating Facebook and YouTube viewers? Good afternoon. Actually, good evening na mga tropa. Good afternoon tuloy. Good evening na pala. Last series na kasi ito ng China. And later on, meron tayong Eastern Europe. Skip natin yung first series doon. Second and third na po yung ibabroadcast natin. Okay? So, yun. Di tayo official eh. Sa China at sa Eastern Europe. Sa Sea at Western Europe lang. So Monday na ulit. Sa Monday na ulit. Pero I think sa Monday, mga tiebreaker na lang ata yung lalaroin. Yung last series ng C, tsaka ng Eastern Europe, plus yung tiebreakers, if meron. Sobrang daming tiebreakers sa Western Europe. Sa C, meron eh. Sa C, ang tiebreakers doon ay kung sino yung magdi-division 2. Tama ba? Kung matatalo doon yun yung magdi-division 2. Kung manalo ang talon, wala nang tiebreakers. Ang tiebreaker lang na isa ay XA versus SMG. Battle for second. Mm-hmm. Kapag ka nanalo yung Geekslate versus Bleed, laglagan sa Division 2. Kung manalo yung Geekslate sa talon. Pero pagtalo sila sa talon, laglag na yung Geekslate sa Division 2, diba? Okay. Sila na yung mga e-eagles. Kasi 2 yung score ng 2 yung score ng Bleed eh. 2-5. Tapos 1-5 ang Geekslate. Okay. But Kaka? Patay muna ata si Kaka dito. With the Avalanche, he'll prolong his life. He was able to survive. And the toss is possible para mag-survive once again. Monet naman, wala. Siya yung masaya dito ngayon. Dahil nga, ang nagtitake ng attention dito nitong si JT at si Kaka, si Clockwork lang. At yun naman talaga ang goal nitong Clockwork is to let your carry farm well, peacefully. Lane well. Peacefully. Kasi, sobrang annoying talaga nitong Clockwork support. Makunat kasi siya, JB. So kahit anong lapit mo sa dalawang heroes, hindi ka mamamatay. Yan. Pero uy, XXS pwedeng mapatay. Sobrang lalim mo, sir. And yun na nga, mga kaibigan, it could be a kill. One more hit. He's a dead boy. Na-block pa ni DY si Raid King. Sayang! Pag-leap niya, na-block niya ng bahagya. Ampas na eh.
Tsaka yung regeneration, meron kasi siyang ring of health. Yes. So meron siyang regeneration plus nakatango pa siya. So nakikita natin yung pag-hit, okay, may damage naman kay XSS eh, pero ang bilis ng regen niya. Oh, kailangan yung damage ni Raid King mismo eh. Para medyo makate and mabigla si Doom. But Doom survived. Then on the bottom lane, kakalma muna ang Aster. Whereas ito naman sa top, JT will be playing aggressively. Yun lang. Ang ganda ng ginagawa ng Clockwork dito. Sumusunod yung dalawang ano, yung dalawang heroes dito ng Xtreme sa kanya. Edi yung SF, edi saya-saya sa top lane. Kita mo naman. Ayun, ganda ng ano niya. Ng 23-14. Ropsy, yung kanyang farm. And ngayon, mga tropa, Darkseer. Okay, meron siyang farming potential which is yung Iron Shell. Okay naman yan. Wala naman din problem in later on. But you need to address Shadowfiend as early as possible. Kasi maaga din yan mag-online. Sakit kaya niyan. SF kasi is the one of the carries na hindi talaga siya kailangan ng sobrang daming farm. Enough kasi yung damage niya sa Shadow Rays, lalo yung Shadow Rays ngayon, meron ng stack damage. Slow pa. Oo, slow pa. Unlike dati na pag natamaan ka ng isang Rays, okay, wala lang kasi hindi naman magsa-stack yan. Pero ngayon, once makakuha ng isa, dalawang items yung SF dito, pwede siyang sumama, babasag sila sa baba. Matitake na nila tong map netong or yung jungle netong Xtreme. Oh. Pero sa bottom lane, madako man lang tayo dito ngayon sa lane ng ni Raid King. Oh, sorry, doon pala sa taas. Gusto nilang bigyan. Good avalanche to stop the damage from Monet. JT actually survived and hindi pa rin patay. Grabe naman yung mga offlaners dito ngayon. Eh, may mga extra life. Makunat din kasi si Darkseer. Even if int hero siya, hindi siya, para siyang ano eh, int hero siya, pero para siyang strength. Kasi ang laki din ng STR niya. So starting HP niya, malaki din talaga. Kaya hindi din siya easy to kill. Pero parang ito ata yung mamamatay? Hindi, grabe naman yun. Wala, tossback lang, avalanche, napigilan na. Pero I think for Aster, it doesn't matter. Kahit hindi nila napapatay yung XG sa taas, okay lang. Basta may farm si SF. May farm si SF. Yun lang naman yun. Yung gusto nilang mangyari. Hindi siya punished at all sa lane niya. Yep. Parang, kumbaga, bonus na lang yung makapatay sila. Eh. Pero, si Kuya ang Clockwork ang mapapunish. Meron battery assault. But JT, nilamon yung tatlong race and there he goes! It's gonna be a double! 4 Clockwork, first blood brought to us by 747, mga tropa. EPM na po kayo sa KuyaNic page. And yun, sali na din kayo sa amin, GC. On that bottom lane, meme hammer for XXS. It might work. Dahil nga, wala mong gagawin masyado sa Raid King dyan. Pagka Raid Fire Blast, ano na? Wala na. Freely na yung meteor hammer, di ba? Pero grabe yung taas. Hindi ako nag-expect na gano'n. Well, ay, tumama kasi yung tatlong rays neto ni SF eh. Sobrang baba na din kasi yung HP ng Clockwork nung time na yun. So, syempre, as an offlane, gusto mo talaga makakuha ng first blood. Lumamang ka na. Kaso eh, nandun si Monet. Nilamon eh. Nilamon yung tatlo. Sakit nun. Ay, na-point out mo, ay nagsastock pang damage. Dati, masakit na yun. Kung kahit wala pang stock. Oo, paano pa ngayon, di ba? Paano pa ngayon? Kita mo, pumutok yung buhay niya. At ito, good start na nga for Clockwork, no? Siya yung nakukuha ng first blood, double kill pa agad. So, early items for the Clockwork, mas magiging active na siya sa map dito. Oh my God, XXS. Sakit sa ulo nito. Yes, may farm yung Raid King. Pero with Doom having that Meteor Hammer, okay na siya eh. Meron siyang Divar, nagigain siya ng gold. Habang ginagawa niya yung meme hammer dun sa punuan, makakapag-damage sa story. So, he's playing efficiently on his lane. And I think needed din. Tama lang din yung item choice neto ni Doom kasi wala silang solid pusher talaga. Yeah. Meron silang SF, yes. Pero I think early, they need somebody na makakabasag ng tore. Pero patay ata si Lesh. Naku, yun ang masama doon. Bobo ka with that kill towards Paparazzi. And eto na, nangyari na nga yung sinasabi ko. Di nila pwedeng iwanan si Lesh Rock sa lane kasi didiretso yan. Tendency, dalawang support, tumulong doon, and XXS just doing his Meteor Hammer and the Dream sa bottom lane.
Ayun. Na kumbaga, ang ganda ng ginagawa nitong Aster, nagko-connect the dots na siya eh. Lumamang yung clockwork, gumagala. Kailangan mag-back up kahit yung post 5 kailangan mag-TP dito sa mid lane. Mm-hmm. So naiiwan si Wraith King dito sa baba, which is okay lang din naman. Hindi naman mabilis patayin si Wraith King eh. But the problem is yung Doom, hindi naman patay yung gusto niya, basag ang gusto basag niya. At saka kills. Clockwork pushing these two back. SF farming peacefully, Doom farming peacefully while harassing the tower. Wala, ganda-ganda na nangyayari ngayon for Team Aster. But we're not saying Xtreme Gaming olats na. Diba? They have this chance na pwede sila pumalag, pero Clockwork will try to outplay itong si Darkseer. Good stomp mula kay Enchantress. There's JT about to die. May vacuum pero siya yung nahigop sa kamatayan. And that's Monet taking out JT. Beautiful. Ganda. Ganda na ginagawa na itong Aster. Pinapasok nila yung Xtreme kahit meron pang tier 1 tower. Di pa nga doon natatapos. Hindi pa level 6 si Clockwork. Pero grabe yung pamboboset na natatamo dito ngayon na itong Xtreme Gaming. From this Clockwork. Mm-hmm. And, ano bang 40 sa mid. Sasabihin ko kanina, nakalimutan ko na tuloy. Ah, hindi. Yung SF kasi, napigilan naman nila. I think 3 times nila napigilan yung raise, na avalanche, na vacuum, and napigilan nila. Pero, still, tumama pa rin. Kasi ang dami na din kasama ni SF doon eh. Kumbaga, hindi na siya natatakot na lumalim pa. Kasi, he knows na meron namang tatangke sa tower damage. Tsaka yung mid, gaya sabi ko, iniwan nila sila sa mid, yes. Pero they have that fortification. The moment nag-expire, pak TP din, hindi na nasulit nila yung moments na siya lang mag-isa. So technically, yun nga Xtreme Gaming napipilay dito ngayon sa ating game number 1. Pilay nga talaga sila. Although hindi naman ganun kadaming kills yung nakuha ng Aster, pero talo lahat ng lane eh. Dito ng Xtreme Gaming. Let's just say Wraith King, okay, nakaka-farm siya. Pero parang mararundown na to. Aster, SF, pwede na siyang sumama dito sa mga kakampi niya eh. Isang item lang need niya, pwedeng-pwede na. They have the magical damage din naman. Oo. They prevented that catapult, pero look at that. Yung summoner. Yung troll summoner yung pinaka-dumadamage. And on the bottom lane, there's crack approaching towards XXS. Doom, immediately dropped para dito ngayon kay Tiny. Para naman hindi siya ma-avalanche. That's a defensive play from Doom. Tiny, maaaring mag-survive. And I guess, madedeny kung sakali mang mayayari siya. But he survived right there. DY though, will be taken out by Bubuka on the mid lane. And the tower push na pareak lahat sa bottom. Nag-survive si Doom, basag yung mid. Parang may sariling rating yung ano, yung Aster dito. Nakakuha kasi ng troll eh, na may mga skeletons din. Ayan, no? Dark Troll Summoner. Isa din yan sa, ito, Enchantress. Pero, I'm expecting, Boboka din kasi para sa akin, ha? Best hero niya, Enchantress. Lagi natin nakikita yan. Kung open yung Enchant, fin-first pick nila agad. And, obviously, nagpe-pay off nga yung pagkuha nilang Enchantress dito. Kasi, basag na agad yung mid lane. Well said. Puck, going for that Witch Blade. Bibigay pa nga yung Arcane Rune for Puck. Pwede silang lumaban ngayon. Top and mid's been destroyed. We can now transition here on the bottom lane. And mukhang yun naman nga ang ipe-pressure nila next up. But Wraith King, hindi pa siya kumuha ng reincarnation. He knows na busy naman yung heroes ng Aster dito sa mid and top. So ang goal niya lang muna talaga is to farm. May isa pa siyang skill point. Nakasave ng skill point dito. Okay. So just in case na makakita siya ng gagang sa kanya, doon niya kukunin. Okay. Tsaka pa-level naman na din ulit siya. If ever man, pwede niya nang, ayun. Kinuha niya since alam niya magle-level 10 na din siya. Pero Raid Fire Blast towards Clockwork. Iniwan na to pero naiwasan pa nga yung arrow. That's Clockwork. Wala. Dodging a death possibility. Ang tapang na itong clock, no? Makunat kasi siya eh. Kahit alam niya medyo malayo yung mga cores niya sa kanya, wala namang solid damage unless masalo niya yung arrow, masalo niya yung... Ito, may sasaluhin.
Avalanche, Toss, Arrow, Split, Earth, ang kunat ng mukha, pati nga yung Pulse Nova, pinalamon na, pero no way out for Doom. What the... Wala eh. Yun nga, pag nasalo niya yung ganun, kahit sino mamamatay dun eh, dito sa Aster. Tumagal pa nga eh. Oo, tumagal pa. Kasi makuna talaga si Doom. And But the good thing for Doom, I think he's going for BKB, first item. BKB niya, oo. After niya mag-Midas, well, siguro para lang mas ma-boost yung kanyang farming. But once makapag-BKB itong Doom, pwedeng-pwede na mag-smoke yung Aster dito. But of course, yung XG naman, syempre, hindi nila hahayaan yan na makapag-free farm lang. So, gumagalaw naman sila. Kahit pa paano, di ba, nakakapatay naman sila ng core. Pero I think the most important hero na kailangan nilang hanapin is yung SF. Kasi kanina pa free farm yung SF. Laning pa lang up until now, 14 minutes. Hindi pa siya nagagank, hindi pa siya nabigyan kahit isang beses. Oh, napatay mo si Doom, which is one of the richest right now. Pero yung SF talaga yung mas magandang i-shutdown. Kasi si Doom, napatay mo man, may Midas, meron Devar. Ang bilis niya lang mababawi yung kanyang resources. Avalanche reached Puck. But with the phase shift, waning rift, sabay illusory orb out, hindi siya mayayari dito ngayon itong Xtreme Gaming. And sinuko na nila yung paghabol. Dodgeable kasi lahat ng disable dito eh. Ng Xtreme. Wala silang insta, like instant stun, like for example, a Hex. Wala silang ganun. Arrow, madadodge, Avalanche, at kahit ano pang stun dito. Isang phase shift lang, goods na. Pero uy, hookshot to escape. Good out para kay Clockwork. Pero top lane, gusto din naman basagin dito ng Xtreme Gaming. It's just that, di sila ganun ka-capable. For now. Kailangan muna nila ng additional farm later on. Wraith King kasi, pwede namang sumama yung Wraith King eh. I mean, Wraith King hindi naman siya tulad ng mga AM na hero na kailangan ng sobrang daming farm. Enough naman bumasag yung mga skeletons niya, yung damage din naman niya, meron naman siyang crit, so I think okay lang. Pero sa ngayon kasi, nagre-recover pa yung XG, kasi lugi sila sa lahat ng lane. So, okay. Sod, MLS. Lugi man sa lahat ng lane, they know they can kill. They've spotted Wraith King and alam nila na naka-MLS na. And wala. Moments yon para sa Aster to escape. The Avalanche got dodged there by this Puck. Okay sana since low siya sa mana. Nakakuha yung regeneration. Okay sana if nadampot yun ng isang Puck. But isusuko mo ba yung buhay mo para lang sa regen? Wag na uwi. Uwi ka na lang. Much better. Mag-regen ka na lang dun sa fountain nyo. Ganun. Pero yun, wala pa kasing dagger din si Tiny. So yung smoke nila, pilit na yun eh na smoke. Malas pa sila, napak pa talaga yung nahuli nila. Pwede pa sana kung SF, di ba? Other, except, kahit sino dyan sa apat na heroes ng Aster, wag lang pack. Kasi wala pa kayong pang-initiate ng mabilisan. Hookshot, pwede siguro. Kaso Tiny kasi yung nauna dun sa Aster. So, wala silang choice dun. Nasayang lang yung smoke nila. At ngayon, back to farming na naman. Yeah. Pero ngayon, mga tropa, Mirana, going for the wards. Ato, Enchantress, pa 4 staff. Naku po, ang hirap nang ulihin ng mga heroes ng Aster ngayon. Siyempre, nakarely sila dun sa Avalanche or dun sa unang skill na tatama. Tapos pauulan nila ng disable. Pero with the 4 staff, you can reposition kung sino man yung mabibiktima ng Xtreme Gaming completely. Another smoke mula sa Xtreme Gaming. They really wanted a kill. Pero go time na to for Aster, meron ng BKB si Doom eh. Oo. Kaya si Doom ito, nako, yung pupunta nila SF, yung gusto nilang puntahan. Pero, Doom, medyo malapit lang. Doon, okay. Nakakaramdam na. Ah, hindi, si Boboka. TP out. Yun, late yung Avalanche ni Kaka. So, nakatakas na sa Enchantress, makakapush naman sila ng tower. Pero out of 2 smokes. Wala kayong na-accomplish. Other than the first tower, which is sobrang tagal nyong na-push. 17 minutes na. Expected din kasi ni SF na dito na magpe-play around sa top lane, yung XG. So lumipat na siya sa baba. Para to avoid that smoke play from XG. At ang gusto ko sa ginagawa ng Aster is, nagfa-farm yung SF, yes. Pero may mga backup siya dito sa likod.
Andiyan yung backup dancer. Oh! May naabutan pa sa punuan. Hindi na nga naabutan yung MLS niya. Sayang. Siya yung nag-MLS, siya hindi pa nakinabang. Nakita siya sa rocket neto ni Clockwork. Oh. And the quick push mula sa Aster with that meteor hammer. Bilis talaga. Na-compensate yung kawalan nila ng pang-push, LV. Hindi ganun kalakas push nila. Yes, may Enchantress and SF. Pero SF, hindi naman natin na-expect ganun kalakas yung lane. Other than that, wala na pambasag. Oo. But with that meteor hammer, wala. Gandang item yun para sa Aster. Mm-hmm. At Aster, bilis na makuha ng tier 2 mid, I mean, bottom tower dito. Ito na. Well, yung Wraith King, dito na lang yan sa triangle talaga mag-camp. Tapos onti din sa may jungle ng Aster sa top lane, but wala na, hindi na siya makakapunta dito sa bottom lane. Pag may pumunta dito sa bottom lane, mag-jungle sa Radiant Jungle, mag-farm sa Radiant Jungle, kayang-kaya patayin ng Aster dito. Controlled na nila tong area na to eh. If ever meron tao sa paligid-ligid, and yun, pwedeng-pwede talaga. Pero for Mirana, wala, sobrang hikaos ni Mirana dito. 1-3 yung kanyang network to, 19 minutes in. Pag ganyan yung Mirana nyo, sobrang hirap niyan. Kasi as we all know, Mirana, meron kang pang one-shot ng creeps eh. Pero di mo ma-utilize ng maigi. It means only one thing. Nag-struggle yung buong team nyo. Yes. Kasi, gugustuhin mo pa ba na pang-creeps yung arrow mo? Siyempre, yep. Napo-force out kasi ng Aster na mag-back up yung Mirana at sumunod sa mga cores niya kasi sobrang likot ng Aster. Tulad nito. Nakasmoke yung Aster ngayon. May BKB na si Doom. May item na si SF. So why not go in? Naka-dagger might spot pa. JT. Sino naka-dagger? Si Doom. Naka-dagger si Doom. Nako po. May dagger naman na si Wraith King, which is good. Pero do they have any info kay JT? Nag-dagger out. Nako po. Nagkaligawan yung dalawa. And detong si XXS. Tingin ko yung mali. Yung dagger niya pabak eh. And na-double click niya. Tingin ko na double click niya. Dapat magda-dagger siya, papalapit. Pero nung na-double click niya, palapit sa fountain nila. Ayun lang. Science. Kasi patay sana dun si si Darkseer, si JT, which is really important hero for Xtreme Gaming. Pag wala yan, di sila makaka-team fight. Or mapipilitan bumayback. So, well, wasted masasabi ko talaga yung game na to, no, JT. Expected ko na ganito yung magiging game ng China. Basag na yung mga tore, pero yung score natin, 6-1 pa. Kaya ako eh. Ganito talaga yung laro ng China. Although may mga times naman na nagiging aggressive sila, patayan sila, pero most of the time, ganito, more on objectives, more on farm, push tayo. Siyempre, yung kabila, alam nila na hindi nila kaya, so hindi nila pipilitin, edi mag-farm na lang din tayo. Oo. Pero, yan. Okay, so Puck going for the Kaya Sanji para hindi siya gaanong mayari dun sa disables ng Xtreme Gaming or hindi nila matimingan well. But Boboka now have this spike, mas mayaman pa siya dun kay Darkseer. Paano na lang? Well, nakaka-kill din kasi to si Boboka eh. Parang halos... Parang lahat ata ng kills, nandun si Boboka or most of the time, nandun si Boboka. Check natin yung ano niya mamaya, yung stand, KDA. Yung KDA niya. Kasi kung ganun, sabagay, okay din. Pero JT, aww! Sinaloy yung hook shot, buddy bear. Naitaw mo yung buhay ni Mirala. Nasaktan si Jamie! Napaaray ko po! Tagus to the bones, buddy! Tinan mo, yung tatlo nasa taas, yung dalawa nasa baba, pero nakaka-kill pa rin sila. Doon mo talaga masasabi na kahit hindi nagsama-sama, lamang talaga sila. Isang team. Out-farmed, out-played yung Xtreme Gaming. No way to contest from Xtreme Gaming kasi wala si Darkseer, ala si Mirana. Okay, sana kung may Moonlight Shadow, but... wala. Bigay na yan. First Russian pa lang naman and that rush kills brought us by Vortex, mga tropa. Pero, yun nga, as I was saying, Xtreme Gaming,
They are playing from behind. Uy! Ang tapang ni Ghost dun, ha? Pag namali siyang dagger, kawawa talaga yun. sabi niya, mabilis naman kamay ko eh. Mga blink out naman. Pag-blink out nga agad. Pero naku po, Silver Edge na pala si... Kaya pala nanlabot kanina. Naka-Silver Edge na pala, madness pa. Oo. Pag nasalo mo yung right-click damage niyan, sure dead ka talaga. Oo, may kalalagyan ka dyan. Shadow Fiend also going for the pike. Ayaw niya talaga na malapitan siya maigi ng isang Wraith King. Which is good. Pero Vacuum might be a good thing to help them out. Pero hookshot comes through. Paparazzi, sinusubukan warakin yun ng Cogs. Nakatipi naman karamihan, pero Clockwork, mauubos ang buhay. Masyadong matagal yung tipi nila, but Paparazzi will be paying the price. Ito naman pong MLS na gamit na Bato Coil, only used for Mirana. Dust have been popped off. Forced off in Beboboka, only to enchant the Surge. JT suffering from Imperious damage. That's too much and it's double kill for XWY. Oh no, moments para dito sa Xtreme Gaming. Nakikita natin, yung Coil ginamit nila sa Post 5 kasi hindi na din naman nila kailangan ng sobrang gandang Coil. Kasi kaya naman nila patayin. The fact na napatay na nila agad yung Leshrac, yung mid laner ng XG dito. Parang bonus na lang yung iba eh. Coil na tayo sa Mirana, at least may isa pa. Tapos ang ganda ng pag-enchant nito ni Boboka kay JT. Oo. Four staff sa bay enchant, tanggal yung Surge eh. Kinahin yung Impetus eh. Nangawawi. Pero ngayon itong si Monet, naka-sense siya dito na merong ward available for Xtreme Gaming. Kasi kung wala, patay na sana dun si Wraith King. Dalawang beses pa dapat. Pero Tiny and the guys are grouping up. Gusto nila dito ngayon pumalag. May Greaves naman na kasi dito itong si Darkseer. Uy, Boboka. Good target. Pero si Pakang Inuna. Arrow! Nicely done! Walang malok. Walang makulit. Etong si Boboka nakapag-pike. Tumagal pa. Pero that's gonna be the Earth Split. Done! Okay. So, good for XG at least, no? Nakakapalag pa rin naman sila. They killed the Puck, they killed the Enchantress, even if merong Aegis yung Aster. Well, malayo din kasi si Monet doon eh. Mm-hmm. Nagpa-farm siya dito sa top lane, so doon nakakita ng opening, kumbaga, na bumawi yung XG. But guys, Leshrac about to pick up yung ngang kanyang kaya. For Puck, kailangan niya siguro ng Aeon Disc kasi nabibigla na siya. Yung Avalanche and yung mga Disables, ang hirap nang iwasan. Yes. Diba? May Pike na ready dito ngayon si SF. Wraith King. Okay. Hinampas lang yung crit sa buyout na kagad siya dyan. Ayaw niya lang talagang maunsyame yung kanyang next item. Satanic. Pero ito, once na makapag-satanic si SF, I don't think may way pa sila na mapatay si SF. Kailangan siguro nila muna Chivas Guard for Darkseer. Yes, but the problem is, hindi mahal din kasi yung Chivas. So, yung Darkseer dito, ano bang ini-aim niya? I think he's aiming for Guardian Greaves muna for the sustain. Tapos na, alam ko eh. Yung Guardian Greaves ni Darkseer. Okay, meron na. Pero tingnan mo naman, Tier 2 Tower. Last Outer Tower, destroyed. Walang magawa. Walang magawa yung XG. Nanonood na lang sila nababasagin. But we'll see kung makikita pa nila. I mean, makikita. Madedef pa nila tong Tier 3. Oh. Okay, papalag sila. Tiny TP din. Without Mirana, without Wraith King, medyo mahirap to. So finally, itipid back. Fortification was forced. Wraith King trying to rat on the bottom lane. Hindi to muna yung address ng Aster kasi mas importante yung top at mid lane. Since Roshan might be up any moment, gusto nila makontrol lang tong area na to. Well, matagal pa naman for the Roshan. 3 minutes and 30 seconds pa and possible pa mag-e-extend yan. So, no. Okay, magsusmoke pala sila. Kaya pala sama-sama. Pero, sa bagay, alaman si Pak, kaya nilang pumalag dito. Though, this is the area of Xtreme Gaming. Kaka have spotted these two. Rocket revealing them, pero yun nga pong Dust ginamit na kasi naka-Moonlight Shadow naman sila. But BKB of XXS, andun na sa may drop ng Doom para dito nga po kay Leshrac. Though the wall will be there, medyo mahirap pumalag dyan. Boboka dropping those damage mula dun sa impetus niya. Kaka suffering from that. SF will fall. Ghost is there to take down Monet. And dito naman po ngayon yung Aster now pushed back.
Without puck, hindi sila makapag-provide ng pangungulit. Kaya si SF, nasa kanya lahat ng atensyon ng Xtreme Gaming. And it's their time to shine. We will wreck the tier 2 in a jiffy. Yo, napakabilis. Sakit na ni Ghost. Pagka-blink in yan, kritan sa mukha yung ESF. Walang magawa. Tsaka timing din kasi na nag-expire na yung Aegis. Daw pagka-expire ng Aegis, blink in agad si Ghost. Sinapak, namatay agad. Oo. 3 seconds, 2 seconds na lang ata yun eh. Sobrang so, uncharacteristic for Aster. Diba, nag-smoke sila, wala si Pak. Ang layo. Ayun, nasa sila. Baba. Siguro akala nila kaya, confident sila kasi lamang sila eh. Pero di nila naiisip na once na sumama si Wraith King, mabibigyan sila. Ang sakit na din kasi ng rating dito eh. At hindi na ganun ka-effective yung physical damage na ito ni SF kasi meron na silang assault kiras. Yan. Pero mga tropa, yung Team Master dito ngayon, they still have a leeway para makapalag pa next turn or magkaroon pa ng errors dito. But with Ghost, hindi biro yung damage niya ngayon. With the 2 lives, he needs to be targeted by Team Aster. Yung Doom, na-waste lang dito kay Leshrac, hindi naman din napatay eh. Kasi, asan yung follow-up? Nasa baba, naipit dun sa wall. That was a nice block mula kay Darkseer. Pero XXS wanted another kill since meron pa siya ditong Doom. Nakaka-ano lang din. Kakatapos lang din mag-cooldown dahil meron na siyang Octarine Core. So, yung cooldown niyan, eh, napababa na nga. And Darkseer going for the Aghanims. And I think this is good. Yung parang may wall response, di ba? Yung suntok nito na ni Darkseer. And normal punch. Oo, parang pag nasuntok to si SF, kaya napatayin agad-agad. Siguro magandang gawin ng Aster dito. Lamang pa rin naman sila sa gold lead, pero para sa akin, hindi na nagmamatter to eh. Doom kasi sila. Obviously, nakapag-free farm kasi yung SF. Pero at this point, yung damage ng XG, enough na to burst down two cores dito sa Aster. Uy! Hookshot. Patay si Mirana. Nagulat siya doon. Coil for Wraith King. Auto buyback for Mirana. Meron siyang MLS na ibibigay. Yuppie, there it is. Though that's gonna be the Doom and the Requiem. Nilamon ng buo pero si Paparazzi, patay yata si Bessie. Nabubuhay siya dahil doon sa Bloodstone. But no, there it is. The damage of Monet is enough to take him down. Double kill for the SF. Roshan will be up in 3 seconds. Or, may extend pa ba? May extend. Ang bilis lang. Okay, so I think makukuha nga ng Aster. Pero sa clash kasi na yon, ang ganda kasi ng position ng Aster. Nabato nila yung mga AOE skills nila ng... Matiwasay. Oo. And yung, I don't know, DY, siguro wala kasi vision yung XG dito sa may anong area ba to? Main jungle ng Aster. Oo, sa may jungle na, oo, sa right side ng outpost. So, hindi nag-e-expect si DY na nandun din pala yung Aster. So, of course, pag-killing the Mirana, nag-buyback man siya, pero wala na eh. Na-doom. Ang ganda din kasi din ng dinoom. Si Darkseer. Ah, Darkseer, so, yeah. Hindi siya nakapag-vacuum, hindi siya nakapag-wall, which is one of the reasons why bakit natalo sila sa clash na yun. Yung, tsaka si SF, I mean, okay lang siya. Diba, naka-free hit siya doon, hindi siya masyadong naboset ng Xtreme Gaming. That's what they need to do. Kumbaga yun yung winning condition ng Team Master. Whereas for Xtreme Gaming, kailangan mo nung ma-drop ni Darkseer lahat para hindi siya maging Doom target. Yun lang yun eh. Na ma-drop mo yung wall, ma-drop mo yung vacuum na maganda. Hindi ka na niyan i-doom. Kung i-doom ka man, nagawa mo na yung part mo. And by then, Leshrac is free. Pero sa Tanic, ready now for SF. And Puck. Okay, XWY naman yung gagawa ng kalokohan. Ito, fino-force lang nila, pinupush lang nila yung ni Pak yung lane dito para may isang mag-TP talaga, mag-defend dito sa baba, and because they know na magre-respond, actually, nag-respond na nga yung Roshan eh. Mm-hmm. Alam na nila yan na meron ng RS, so parang mababaliw yung XG. Ano bang gagawin natin? Okay, mag 5v5 tayo sa Roshan. Siyempre, pero yung baba natin, binabasag na ng creeps. Yun nga eh. Diba? Dilemma yun for Xtreme Gaming. Whereas for Aster, okay to kasi naka-flow talaga yung bot. Kahit anong mangyari, yung top lane, kayang-kaya lang itulak ni SF in a bit.
two raises lang, sapat na. Makabalik na agad siya dun sa may rush pit. And wards have been set up here by Team Aster. So, tendency niyan, pwede pumalag talaga yung Aster. Pero nagamit yung satanic, I believe. Oo, napindot niya. Bilis lang ang mga si Mali Kunda. Ata. Tingin ko, ano, full S, HP siya eh. Silver dapat. Edge dapat yun. Oo. Alright. But he's back already. Satanic have cooldown and MKB, ang next dito ngayon itong si Raid King. Okay. Nakita kasi nila mag-butterfly si SF, so... Preemptive item choice. But... Actually, kaya pong manalo dito sa clash eh. Basta maunahan nila pero yung Aster. Pero napap yung sod. Napap yung sod. Ganda ng pwesto ni XWY. Silent spaceship, sabay takbo. Arrow... Sayang, yun yung ano, nagpa-purge yun, di ba? Yung nakuha ni Enchantress. Pag yun pa nakadampot nila, naku po. Pero, ay, kita si Kaka. Wala silang vision. Oh, na-dust! Naku, patay yata si Kaka dyan! Arrow will miss, pero Ghost pumasok pa din. This is clockwork to pay the price. Support for support. Silence for Wraith King. Meron siya pangalawang buhay, kaya matapang siya. But fuck, has to escape. So again, hindi na talaga iniiwan yung two teams dito, yung may Roche Pit. So alam nila, pag may isang team na nakakita na ay, nagpa-farm sa baba, okay, malayo yung isa, let's go. Let's take the Roshan, mabilis lang. Pareha silang mabilis lang mag-takedown ng Roshan eh. Mm. Yun na, mas mabilis nga lang yung Aster. Pero para si Pak, ito may ginagawa niya. Tina-travel niya yung bottom, i-clear niya yan twice, yung dalawang set dyan. And itong... Boots of Travel or yung TP niya, gagabitin niya para makabalik agad dun sa area. Well, meron naman siyang... ano kasi dito, ang lamang sa Aster compared sa XG, yung Roshan for Aster, nandun yung outpost nila. So, kung may isang hero man na nagpa-farm sa baba, like what Puck is doing, makakatipi lang siya sa outpost. Yung sa XG kasi, wala naman silang outpost dyan eh. Kaya... Parang mas prefer nga ng mga pro teams na dire sila because of this. Totoo. Advantage ng dire side. Madali kasi makakapunta dyan eh. Mm-mm. I mean, malapit lang for Radiant. Pero, alam mo yun, wala akong matitipihan agad. Mm-mm. Lalakbayin mo talaga siya. Yep. Pero tingnan natin. How will they go? Mga kaibigan. Puspaldo ata itong isa eh. Hookshot. Patay si Tiny. May Moonlight Shadow. Si Clockwork na wala. Pero eto nga pong si Tiny. Maglalaho din ata mga kaibigan na sustain pa dito nung mech. But then again, there's gonna be XSS jumping. Ball have been dropped. But there's gonna be the Doom still given para dito ngayon kay Darkseer. Wala silang vision dahil naka-MLS pa rin. Pero yun na nga pong Aster. Mapapabuyback si Clockwork and Xtreme Gaming. Magbaback din sila. But this is a chance for Monet to get that Roshan. Naupo, tinulungan pa. Aware yung XG na nag-ARS, pero wala kasi silang mga ultimates. Sa Aster, okay, nagamit yung Doom, nagamit yung Coil, pero they still have the Requiem dito sa SF. Kaya sila yung tumatapang dito at hindi na nga makontest yung Roshan. Ganda ng ginawa ni Puck. Kinulit niya si Tiny, di makakapag-dagger yun ngayon. Aegis collected by Monet. May shard ba na binigay kay, ano, kay SF? Pag ganun... Lana, ang hirap ng lumaban yan. Parang. Hookshot. Meron. Kay SF na punta. May fear na hatid yan mga tropa. And there's gonna be Ghost with the BKB trying to escape. Take note, wala na siyang second life. Tiny dying. Etron po ngayon si Wraith King. Hinahabol pa din dito nitong si XXS. No Doom. Actually, he has the Doom. Kaka-cooldown lang. Kaka-cooldown lang. Ay, hindi. Oh. Ginamit niya yung refresher niya. Ay, refresher. Oh, refresher okay. Kasi meron ano eh. Okta rin. Sabi ko, parang sobrang bilis naman nun. Pero yun nga, dahil doon sa rush na yun, patay si Darkseer, patay si Tiny, pwede nang makabasag yung Aster. May buyback si Darkseer. Pero sobrang onti na lang nang aantayin niya. And I guess, susulitin na to ng Aster. Nakita mo yung ginagawa ng Aster dito. Si Darkseer yung pinapriority nilang patayin. Kasi alam niya... Oh no, that's what I'm talking about. The fear plus the crit. Sobrang sakit, mga tropa. Alam kasi nila na si Darkseer yung pinaka-annoying na hero dito. Yes, mid-carry, Leshrac, masakit din naman yan. Pero may, at this point, may BKBs kasi yung tawag dito, yung SF. So, hindi talaga masasaktan.
yung SF with the Lesh Rock. And Wraith King, useless din naman. Pag yan yung dinumo, dalawa naman buhay niyan. Sayang so, lang. Pabayaan yun na lang yan. Tsaka hihit lang yan eh. Oo, hihit lang. Kahit naka-doom, may damage pa rin. May physical damage pa rin naman. Pero si Darkseer, wala talaga siyang kwenta pag naka-doom. Yep. Pero kita mo yung damage ni Moneo. Barubal. Kaka. Tossing. Etong si SF delivering him to the boys from Xtreme Gaming. It's the first life. Kaka falling. Wala siyang buyback. But it could be bad. There's gonna be the wall. Kasi hookshot ando na. Si Clockwork mapapatay. Pero Requiem binigay din naman dito ngayon itong si Moneo. There's gonna be paparazzi dying. Oh no! It's gonna be the Wraith King going for SF. But the four staff is there saving himself. Ghost will fall for the first time. Buyback for Darkseer. But Aster, will they fight? XWY taking JT down. And it's a dieback. Boboka, hindi siya kaya dito ngayon ni Ghost. And just like that, Aster will be walking away with a murder. Untouchable kasi. Yung si Boboka, literal untouchable. Hindi talaga siya maano. Hindi siya ma-hit na ito ni Ghost. Kumbaga yung pagiging masakit dito ni Ghost, magiging useless dito kay Enchanter. So si Boboka, freely hitting with that impetus lang. And ang ganda din kasi ng ginawa ni Pac dito, na-coil niya yung two cores ng XG. So nakastay lang sila doon. Na-requiem sila ng SF, yun yung combo eh. Coil, Requiem, sobrang naboset na sila. Okay. Tapos hindi pa nga niya nabubuo pala yung ano niya. Nakalak pa. Yung disc, nakalak pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi pa siya napapwersa. Ganito yung ginagawa nila eh. Kasi yung Aeon disc, sayang naman pag biglang mag-proc yan. So, ipoproc nila pag... Or ina-unlock nila pag sobrang baba na ng HP. Mm. Yung no way out ka na talaga. One chance lang. Uh-oh. Pero yun mga tropa, Team Aster, they have a great lead right now. This looks like a endgame already. A done game number one. Pero for Xtreme Gaming, hanggat kumakapit sila dito mga tropa, hindi pa naman din tapos ang lahat. Clockwork. Hindi pa naman daw Mega eh. Mayroon pa naman silang barracks sa baba. May last tier 3 and barracks pa sila dito sa bottom lane. Kumakapit pa. Pag ito nag-smoke sila, tas mamatay sila, doon na masasabi na pwede na silang mag-goal ng GG. At wala na silang buybacks. Mayroong na-scan. They might go in. Pero Xtreme Gaming going for Puck, but with a phase shift reaction, he can just escape real quick. There's gonna be the coil. Oh no, moments for XG. Wraith King can't hit very well. Meron naman dito ngayong wall na na-drop kaso baliwala. Monet with a BKB Requiem, pero napigilan siya dyan ng kaso. Yung sabog pa rin mukha dito nitong si Ghost, and I guess this is it. May buyback man dito ngayon si Wraith King. Baliwala na, and the GG now called by Xtreme Gaming and Aster have taken the game number one. Sabi na yung smoke na yun. Yun na yun talaga. Expected na din talaga ng Aster yun. Wala kasi nagde-def dito for XG. So obviously, nag-smoke sila. Inantay lang nila doon. High ground advantage din kasi. And malas din sila na si Pac pa talaga ang una nilang nakita. So wala talaga silang nadali na dodge lang yung pag-initiate neto ni Kaka. So still, well played for Team Aster. Maganda nga yung picks ng Xtreme, pero wala, hindi nakabalagwag si Darkseer Tiny sa top lane. Isa yun sa mga reasons why din nanalo yung Aster. And yung Meteor Hammer ni XXS, sulit na sulit. Yes, super. Sulit na sulit niya yun, di ba? And right after niyang gamitin, he went for that Octarine Core and the Refresher Orb. It helped a lot. And there we have it. It's the game number one. And tingnan natin kung makaka-game three pa ba yung Xtreme Gaming. Magbabalik po ang KuyaNic para sa game 2 action ng Aster versus Xtreme Gaming.